So ang nagmamaneho yung asawa ko po. Asawa niyo, siya rin yung biktima. Apo. Ano po yun eh, umorder po siya ng Graham. Hindi ko naman po alam na dami account po ginamit niya. Bali set up po yung ginawa niya sa amin. Gusto niya pumunta kayo doon sa area niya. Apo. Para magawa niya yung krimen na yon. Apo. Ano kayang pwedeng motibo nito? Bakit niya gagawin na lang yon? Meron na po kasing blatter sa barangay. Ginawa niya po kasi ano, hard loser po siyang tao eh. Natalo po siya ng asawa ko sa sugal. Tapos ang ginawa niya po, kinuha niya po lahat ng pera ng asawa ko. Okay, kaya binalibag niya po. Ah, so meron ng naunang insidente. Opo. Tapos yung asawa po ninyo, dahil nga, ano, technically, ninakawan na siya ng pera, nagpa-blatter. Nagpa-blatter po kami, hindi po siya sumipot. Teka lang, July 8 to nangyari, kailan kayo nagpa-blatter? Ano po? Bali, July 2 po nangyari yon, hindi po siya sumipot. Kinausap ko pa po siya na, be, bakit mo namang ginawa yun sa asawa ko? Ang lit-lit na tao, gaganunin mo. Hindi pa siya nakontento. Pinalibag niya na nga, tapos pinatay niya pa. Nakuha na nga niya yung gusto niya, nakuha niya na nga yung pera. Nang dahil sa pera, nagpapakilala siya. Pumunta po, kinabukasan po pumunta yung tatay sa bahay. Kinausap yung nanay ng asawa ko na ano na mag-aareglo daw po. Tapos pagdating po doon kinagabian, pumunta po kami ng barangay, pinatawag po kami sa barangay na mag-uusap-usap daw po. Pagdating po namin doon, nandun po yung Jimwell. Yung pumatay po sa asawa ko. Ah, Adrian Jimwell. Opo. Okay. Tapos yung tatay nandun din po. Ang sabi po, makikipag-areglo po. Tapos biglang sinabi ng tatay na nandito yung anak ko kasi sabi niya wala naman daw nakuha. Okay. Pero sabi so dinedenay na nila bigla. Opo. Pero nag-usap po sila ng nanay ng asawa ko bago mangyari yun na babayaran daw po nila yung nakuhang pera. Karakrus po ang sanhi po nito. No? Karakrus po sa isang lamay. Opo. Doon lang po sila naglaro at nagkaanohan, ma'am. Opo. Yan po, tama po. No? Yan po yung Adrian Jimwell Rafael. Siya po yung bumarel. Siya po. Okay. Isa po siyang criminology student. Opo. At bakit siya may barel? Hindi yun po ang hindi okay. Ko po tapos, alam. Pero siya rin, pansinin mo dun sa video kanina, nung binaril niya yung ating biktima dito, parang wala nga siyang mask eh. Parang walang cover alam. Yung kanyang mukha. So, kitang-kita mo, nandun yes ka po, eh. Kitang-kita mo ako. Na siya talaga. Opo. Yung bumarel. Opo, siya parang, po talaga. Hindi man lang niyang itinago, no? Talagang sobrang tapang po niya. Tsaka kung bumarel siya, parang wala lang. Ilang putok po? 6 po sa ulo, isa sa mukha. Di niya nga po talaga bubuhayin yung asawa ko. Napakawalang yan yung tao. Hayop siya, wala siyang ano, wala siyang Diyos sa buhay niya. Mabuti at hindi ka na nadamay, no? Di nga po eh, tumakbo po ako. Nung unang baril po, di ko po alam kasi dito po ako nakatingin. Kasi pag nag-deliver po kami, chinachat ko na po agad yung customer na nandito na po kami para hindi po kami mag-antay. Okay. Tapos pag ano po, sabi niya po kasi dulo daw po. Dead end na po kasi yun, ginagawa po yung daan eh. Tapos pag kaano po namin sa dulo, bigla na lang po may pumutok na baril. So, magandang hapon po, Major Tiglao. Ay, magandang hapon po. To sa kaso po ni Dan Mark po, eh, na-identify nga din po natin, katulad po ng kwento ni ma'am, na si Jimwell nga po ang may salarin. Yan ang kwento na rin po kanina na ang pinagmulan po nga daw po eh dun sa pagkatalo sa sugal ng isa po. Sir, sa insidente naman po, agaran naman pong nag-follow up operation po ang ating Caloocan Police Station sa pangunguna po ni Colonel Doles, ang aming COP, na mapursige pong mahuli po ito. So, yun nga lang po, sa samang palad, hindi po natin siya nakuha sa ating mga follow-up. Sa katunayan po, nagpunta pa nga po kami sa Angeles City na sabing nandoon, pero hindi na po natin siya natagpuan po. May record po siya na una na binastos daw po yung jowa niya, tapos sinaksak niya. Oh. Nakipag-areglo po sa kanya yung ano, sinaksak niya. Major, given na hindi natin mahanap, no, up to now, si Mr. Rafael, I suppose, kailangan na natin para kung madakip siya, ang kailangan natin for now is a warrant of arrest. Tama po. Given tama na po, ang lakas ng mga ebidensya dito, no? Positive identification by the witness, meron po tayong CCTV, merong malinaw na motibo na siya nga yung bumaril dito sa ating biktima,
Kailan po natin mapafile yung kaso dito? Hinihintay na lang po natin yung complainant po natin na humarap po sa atin para po isampa na po yung kaso. Tingnan nyo rin po siguro yung angulo, Major, kung baka naman may kasabwat pa siya sa mga panahon na yon. Actually po, may pinapanggit po yung kamag-anak niya o yung ating mga complainant. Pero tinitignan po natin ang mga circumstansya na pwede po nating i-link po o paano po naging may kasama pa po siya. Parang meron po siyang ano, yung mga spatter po. Spatter po na may mga kasama po siya. Para magbabantay. Opo. Para masigurado na ma-execute ng tama yung kanilang plano. Okay. Well, yung mga yun, hindi na accessory. Ano na yun? Principal yun. Principals pa rin yun. Walang nga nga po siya, sir eh. Ilan sila? Siya lang po yung nakita ko po talaga. Walang nga po siya, pati motor ko po, tinangay niya. Tapos yung paninda po namin na dala, tinangay niya din. Major, ano po yung balak niyong i-file na kaso? Yung nga po, murder case po talaga. Sir, for information po, yung sinasabi pong motor, sir, nakuha na. At during our follow-up operation, natagpuan po natin na unattended sa isang lugar po dito sa ating sa bagong silang. So, nandun po yan sa custody po ng investigator natin. Alam mo, Shari, pag mga ganyang kaso, nagiging komplikado yan pag may element kasi na parang ninakaw. Opo. Ano ba yung motibo niya? Ang motibo ba niya ay magnakaw? At dun sa kanyang pagnanakaw, nakapatay siya ng tao. Kasi pag yun ang nangyari, ang kaso dyan is robbery with homicide. Pero ang ginawa niya is, ang intention niya rather is talagang patayin siya. Okay? Tapos nung napatay na, nakita niya na may property, okay, ninakaw na niya. Ibig sabihin, ang intention niya talaga is pumatay, hindi magnakaw. Major, kasi may mga nawalang gamit din. Itong si na Ma'am Arslyn Morato, baka pwede pa rin natin i-file yung ano pang karagdagan na pwedeng krimen na nakumit itong si Mr. Adrian Jemuel Rafael. Ang pagkakain ko po doon, sir, nadala lang po yun dahil sa motor na dinala yung getaway. Pero na-recover naman po natin yun. Okay. Saka kung sakali man po, mayroon pa po siyang additional sa affidavit niya, pwede po niya pa pong baguhin bago po natin i-file yung kaso. Major, yung ginamit po na barrel, i-inquire na po ba natin ito sa FEO po? Kung may ito po ba ay may lisensya po? Kasi criminology student po ito, Major Tiglao. Na-request na po natin yan sa forensic unit po natin for ballistic examination. Pagdating naman po sa firearms holder po ba si suspect natin o hindi, sir, ma'am, binerify na po natin yan, ma'am. Negative po. Negative pa rin. Okay. Iko-coordinate po namin dito sa ating complainant para dun sa schedule po ng pagpa-file ng itong complaint natin. Okay, panunumpaan po niya yung ating reklamo at mag-i-issue po ang korte ng warrant of arrest. At sana palawigin po natin ha, Major, yung paghahanap dito kay Mr. Adrian Jemuel Rafael para naman makamit natin ng hustisya. Ay, opo. Maasahan niyo po yun. Kasi sa Caloocan Police Station po, hindi titigil para mabigyan ng hustisya ang ating mga biktima. Maraming salamat po, Police Major Johnson Tiglao. Ma'am, yung seguridad po ninyo, wag po kayo mag-alala. Iko-coordinate po natin yan kila Major Tiglao and pababantayan natin doon ng mga kapulisan para maging ligtas kayo doon. Sana makonsensya ka sa ginawa mo sa asawa ko. Wala na akong katulong. Paano na kami ng mga anak ko? Paano ulit ako magsisimula? Napakawalang yamang tao na dahil sa pera ginanon mo yung asawa ko. Nakuha mo na nga yung gusto mo, nakuha mo na nga yung pera, binugbog mo na nga gusto mo pampatayin. Sana makonsensya ka, huwag kang patulugin. Bangunguting ka sana. Walang yakan, laki-laki mong tao. Tas ganyan ka, ang liit-liit lang ng asawa ko, ang payat-payat. Tas ganyan ginawa mo. Makonsensya ka naman. Ayan po, mga kapatid, at large po si Mr. Adrian Jemuel Rafael. Ang panawagan din po ng kanyang kaanak kung ito po ay nakita nyo. Ipagbigay alam nyo po sa pinakamalapit na police station para agad po itong makipag-ugnayan sa tanggapan po nila Police Major Johnson Tiglao ng Caloocan City Police Station. Ma'am, yun po, kakausapin ko po kayo sa kabilang studio, ma'am, kung ano man po yung maitutulong po ng programa ni Idol Rafi, lalo na po sa mga bata. Hustisya lang po ang kailangan ko para sa asawa ko. Nahulila yung mga anak ko na dahil sa kawalang yaan ng tao na yun eh. Opo, pagugulungin natin yung hustisya dyan. At balsa naman dun sa mga nabanggit mo at sa evidence yung isinabmit mo, malakas po yung kaso ninyo. Salamat po, ma'am, ha. At muli po ang aming taus-pusong pakikiramay po.